sa aking channel, Mariel Tolosa TV. At dun sa mga nanonood ngayon sa aking vlog na hindi pa nakasubscribe, ano pang inihintay nyo, mag-subscribe na po kayo. At dun sa mga, syempre, na talagang tumatangkilik sa aking vlog, maraming salamat po sa pag-antabay sa aking mga bagong uploads. So this morning, nandito po tayo ngayon sa St. Martin de Porres. Ito po ay sa May Concepcion, which is, wini-witness po natin ngayon, and nakita nyo po sa likod ngayon, it's a National Toothbrushing Day. So ngayon po yung mga invite nila ng mga student from daycare center na sa Concepcion at saka po yung mga bata sa Bahay Ampunan ng St. Martin de Porres, sila po ay magto-toothbrush. So kanina nakita nyo, mag-insert kami ng mga video, tinuro nila kung paano yung proper toothbrush na ginagawa dapat sa ating mga ngipin. So ito po ay pinangungunahan or in-assemble or in-organize po na ng National Health Association dito po sa San Pablo City. So sila po yung mga dentista natin dito sa San Pablo City na talaga naman syempre alam na alam nila ang gagawin at tamang pangangalaga sa ating mga ngipin. And guys, makikita nyo po, mag-insert kami dyan ng mga clips dito po sa mangyayaring event sa St. Martin de Porres. So huwag po kayong aalis! Ayun guys, at exactly 9:30 AM pala ng umaga, sabay-sabay ang buong Pilipinas from Luzon, Visayas, and Mindanao ay sabay-sabay na magtututbrush ngayon. Hindi kailangan magtakbuhan na, maglalakad-lakad na para hindi matapaw. So guys, kasama namin ngayon si Ate Lynn in the house, at saka si Sir Edjun John from Edjun from GMA. Yeah. Kita mo naman, red team red kami, hindi kami nag-usap. So, inaantay na lang po namin yung pag-toothbrush ng mga bata para yun yung pinakang highlights kasi natin. Bakit? Okay. Sige po, atras po, atras, atras. Huwag po na po na dito. So guys, nagkakagulo pa sila sa pagpapigil ng mga bata. Meron po tayong allowance. Sige po, sige po. Dito na daw po. They need to start at exactly 9:30 in the morning. So, kaya yan. All is ready na. Si sir na lang at saka yung bata sa likod na lang para hindi matakluban yung bata. Nilang dalawa, silang dalawa na ang dalhin mo sa likod. Ikot-ikot, ikot-ikot.
Dito, dito. Oh my God, ayan. Sa baba, ah, open. Kasama ko po ang presidente, tama po ba? Si Dr. Dr. Jeffrey M. Sumagi. Ng ano po sila, parang association po dito sa... Apo, ng Philippine Dental Association, San Pablo City Chapter. Ako po ang chapter president nila. Ayan, so ano po ba yung event na sinaksihan natin ngayong umaga dito? Ang ngayong umaga, nasaksihan po natin ang Sabayang Pagsisipilyo Nationwide. So ang San Pablo City Chapter po ay napili ang St. Martin o itong lugar na ito. Ito po ay activity ng National Toothbrushing Day. Ngayon lamang pong taon po na ito. Nag-start. So 16 years in a celebration of Dental Health Month kasi ang Pebrero po ay celebration ng National Dental Health. So maganda po yan. Ano po naman ang pwedeng advice natin doon sa ating mga viewers tungkol sa pangangalaga? Dahil yan po ang expertise nyo. Kahit mga simpleng tips lang po para pangalagaan ang ating mga nagagandahang teeth. Okay po, sa unang-una, kailangan po yung proper diet. Iwasan po natin yung matatamis na pagkain. Unang-una po yan, ayan po ang dahilan kung bakit nasisira ang ngipin. Pangalawa, laging ng toothbrush. So, tinuro natin sa mga bata at ituturo din naman natin sa inyo na konting informasyon, dapat twice a day. Umaga, pagkagising, at before matulog. Tapos, dapat hindi na dudura. Kailangan, dudura lang, idudura yung excess na fluoride, hindi na kailangang mumugan. Okay, so twice a day, tapos ano pa ba? Iwasan yung mga matatamis at kumain ng mga masusustansya pagkain kagaya ng prutas at saka po yung isda. Okay, yung mga junk foods bawal po, at saka candies yan. Doc, isang follow-up na question lang, no? Kasi sabi nila, yung meron di bang teeth na parang ano siya, parang yellowish na, pero hindi siya madumi. Gawa daw ba yun sa sobrang day na pag-toothbrush? Ano po bang nagiging effect? Okay, so sa adult, may makikita tayo mga madidilaw ng ngipin. Ibig sabihin, sa sobrang madiin na pagbabrush, kailangan po kasi magaan lamang. So pagka madiin ang pagbabrush, nagkakaroon ng abrasion o napupudpud yung outer covering ng ngipin, which is the enamel. So enamel, pag napudpud po yun, mag-expose ngayon si dentin. Yung dentin, ayun yung po yung madilaw na part. Okay, so kaya po nagkakaroon ng pagnilok. So, again, ang advice po natin, kailangan magaan lang. Circular in motion, hindi kailangan madiin. At 2 minuto. Okay. So, yan ha. Konting tips lang yung binigay ni Doc. Maraming salamat po, Doc. Sana magkaroon kami ng pagkakataon na talagang yung buong vlog ay tungkol sa mga ganitong bagay. Para okay din ma-inform natin yung ating mga kababayan, especially dito sa San Pablo. Maraming din nakakalam yan. Katulad yan, sinabi kanina, no? Mm-hmm. First time nilang malaman na ganun pala ang pag-toothbrush. Ako, first time kong malaman na pwede pala hindi namumugan pagkatapos. Opo, dapat po, hindi namumugan. Opo, para nandun po yung fluoride. Maraming salamat. Maraming salamat po. Maraming tuturuan yung mga kabataan at lalo na kami mga matatanda. Okay, eh. Thank you very much. Maraming salamat po. Opo. Kanta po na ni Frank Quinn at ma-share po ng konting pagka
pagkain sa mga kabataan ko. So ito po ba yung matagal yung ginagawa sa mga community service? Opo, ma'am. Nakamdahan ko yung community service ko. At namin yan, best practice ko ng aming public, provincial public safety company po. So ibig sabihin, sir, kayo mismo nagpupet kayo mag-inagulit sa mga lahat? Wow, that's good, ah! That's good to hear, sir. Pero congratulations po kasi talaga nakakabilib na ito po ang ginagawa nyo. Kita nyo naman sa likod namin, di ba? Sino yung nag-a-assist para sa mga pagkain para dito sa mga bata sa Bahay Ampuna ng St. Martin de Porres kasama po ng mga daycare center sa aming reception. Sir, maraming maraming salamat po. Sana po may mga next po kayo. Imbitahan po kami at para po may cover namin kayo. Maraming maraming salamat po. Ko dyan. So kasama ko ngayon si Pastor Arthur na nag-participate din sa event nitong sa Philippine Dental Association San Pablo Chapter. So Pastor, ano po ba yung naging role natin dyan sa event na ginawa po ngayon? Okay, I'm one of, isa ako sa mga volunteers ng Social Impact. Kami lahat ay from VTD San Pablo. And ang role namin dito, we want to help, we want to take care of children kasi we believe that youth are the next generation of leaders. So, itong St. Martin de Porres, isa to sa mga lugar na pinupuntahan namin every month na kung saan we teach kids, magkaroon sila ng vision, na kahit na meron silang mga ganitong pinagdadaanan as orphans, meron pa rin plano ang Diyos sa kanila. And meron pa rin silang future. Ah, okay. So talagang kung ang purpose ninyo is parang nag-help kayo sa kanila para dito sa mga kabataan na to. So napakaganda po ng parang combination ng activity nito kasi talagang nakita mo pa yung mga kababayan sa San Pablo na talagang willing na mag-volunteer o bigay ang service nila to help other people. So mensahe po natin sa ating mga viewers. Well, actually, hindi naman kailangang mayaman o napakasikat para magkaroon ng impact sa society. Kailangan lang magkaroon tayo ng willingness to be used by the Lord to help other people. Kasi sabi ni God, ang second greatest command is to love your neighbor or love others as you love yourself. So we can do our small part, whether nag-aabot lang tayo, giving our time, yes, our talents. Kasi yung mga volunteers namin sa Social Impact, most of them, mga professionals, single professionals, they are volunteering their time and some of their resources just to help yung mga nangangailangan. Ang ganda rin sinabi na yun ni Pastor talaga namang, kasi baka akala nung iba, paano ba ako makakatulong, wala din ako. Ganon din po kami. So tumutulong kami in our own simple way na hindi kailangan maging extravagant na million na ibibigay mo. So through giving your service, it's a good, diba? Parang good opportunity na makapag-inspire ka ng other people dyan. So maraming salamat po, Pastor. Till next time po, sana magkasama okay, tayo sa mga event pa na ano. Okay. Maraming salamat po. Ngayong buwan ay National Toothbrushing Day. Dito ginanap sa St. Martin de Porres, Barangay Concepcion, San Pablo City, sa pinamumunuan ng Philippine Dental Association, San Pablo City Chapter. Sino po yung mga tinuturuan? Ang mga tinuturuan ay mga estudyante dito sa St. Martin de Porres at mga daycare student. Yung mga kids ng ano nga ito? Mga daycare. Yung mga naka-green anong tarot dyan sa... Ayun oh, mga estudyante ng St. Martin de Porres. Yung ano tatakalo to, Bahay Ampuna na lang. Alin po? Bahay Ampuna to eh. Bahay Ampuna din po. Sige po. Para mas maintindihan nila. Dito po ginagawa ang mga tinuturuan ng tamang pag-toothbrush ang mga batang galing sa Bahay Ampuna na walang magulang na nag-aasikaso o nag-aangga. At ang mga daycare dito sa aming barangay.
have it, guys. Nakita niyo po yung mga kinover natin dito sa St. Martin de Porres. Kasama po ng mga kabataan sa Bahay Ampunan at mga daycare center po sa Barangay Concepcion. So nakita niyo po yung iba't iba, nakausap natin sila Doc, sila Chairman, at saka po yung mga taga-brigade na talaga po nagbibigay service para po doon sa ating mga kabataan ngayon. And ay, sabi nila, ito daw yung first time na na-approve yung Toothbrushing Day. Doon matagal na sineselebrate ang National Dental Month ng mga kasamahan po natin sa mga dentista dito po sa iba't ibang panig ng Pilipinas. At simultaneous nga po nilang ginawa ito, Luzon, Visayas at Mindanao. So binigay din ni Doc Jan ang tamang technique para po sa ating pangangalaga sa ngipin. At sabi niya, bibigyan kami ng pagkakataon na ma-interview siya na mas malalim pa at mas matagal pa. So guys, maraming salamat sa pag-tune in sa aking channel. Again, please do subscribe to my channel, Mariel Tolosa TV. And hit the bell button para ma-notify po kayo every time I have a new vlog. Till next vlog, bye!